Welcome back sa Pinoy MV! Wow. Nako kami ho, talagang excited na magbigay sa inyo ng mga kasagutan mula sa ating mga Facebook questions. Yes. So, okay. Eto, unahin natin si Azaris Dico Carmen. Ano daw ang ibig sabihin kapag may nakakapangkulani sa liig, Doc? Ang kulani kasi yan, lymph node kasi yan, Connie, not Doc Jean. Ito ay nagfi-filter ng mga foreign bodies na pumapasok sa katawan natin. At ito ay kung inflamed yan, ibig sabihin yan may infection sa isang tao. No? At ang infection usually nanggagaling yan sa oral cavity o sa tenga, sa area ng face at saka sa neck. No? Or di kaya pwede rin siyang, if worse comes to worse, pwede siyang magiging manifestation din ng cancer na pumupunta dyan sa lymph node. Tulad ng lung cancer, breast cancer, pwede rin yun. Sa mga bata naman, pwede naman siya maging manifestation siya ng tinatawag nating primary complex, yung TB. No? Yun ang pinaka-common cause ng paglaki ng kulan. Tulad nga na sabi natin, paalala, magpa-check na kagad kayo sa inyong pinagkakatiwala ang doktor. Samantala, mula naman po kay Jessica Lagaheno. Ano daw ba yung hand, foot, and mouth disease? Yes. At saka, doktora, mga bata lang ba ang nagkakaroon yan? Nako, Jessica, Merry Christmas. Una sa lahat. Anyway, ang hand, foot, and mouth disease actually is a viral infection. Yan, cons. Usually, nakikita yan kagaya na sinabi. Sa hand, foot, and mouth, may nakikita ka mga konting mga maliliit na blisters sa pagtutubig. Minsan may nana. Tapos, or minsan may ulcer sa bibig na minsan di na makakain dahil sa sobrang sakit and painful. Tapos, so, makatirin yan, no? Pagkapag nasa kamay at nasa paa. Well, actually, tama ka, nakaraniwan, nakikita ito sa bata. Pero since this is a something na nakakahawa, nahahawa din ng mga matatanda. Adults, lalong-lalo na yung mga nag-aalaga sa bata, yung mga nanay, so pwede rin. So, hindi po sa bata lang ang hand, foot, and mouth disease. Pwede rin sa matanda. Kaya if you experience any signs na kagaya ng nabanggit ko, kailangan magpunta kaagad kayo sa inyong doktor. Ang tama ba, Doc? Kasi ang sabi rin nung pedya ko before, no, dahil nagkaroon din si Maxine ng ganyan ang sabi niya, kailangan palakasin ang immune system. Mula naman ito kay Chrissy Padua, may masamang epekto ba sa sanggol kapag nagkakaroon daw yung nagbe-breastfeed siya, di ba? Tapos nag-injectable siya. Okay. So siguro si Chrissy nagbe-breastfeed. Safe yan, Chrissy, kasi ang injectable is a progesterone-only preparation. Hindi ito nakaka-apekto sa baby at saka hindi rin nakaka-apekto sa production ng breast milk. So pwede yan. Go on. Injectable. Pag oral, depende rin. Kasi kung pure progesterone lang siya, ganun din. Parang injectable siya. Pero kung combined pill na combined progesterone and estrogen, hindi yan po pwede kasi nag-stop yung breast milk production. So, ibig sabihin, magpa-check up ka sa iyong OB-GYN to be sure, okay? Eto naman mula kay Ali Quirino. Totoo ba na ang pangingitim daw ng batok at saka yung bukong-bukong e sintomas ng diabetes? So, yes. Common yan sa mga pasyente siguro ni Dr. Jean. Yes, usually kasi yan yung tinatawag na acanthosis nigricans, no? Na usually, ang nagko-cause niyan ay yung mataas yung insulin sa ating body. Nagkakaroon ng insulin resistance. And common po talaga yan sa mga taong pre-diabetic or may diabetes din. Oh, pre-diabetic So usually common din yan sa mga obese. Nakikita rin yan at yung mga bagsak yung mga thyroid levels. At saka, Dr. Jean, sa mga may mga babaeng may polycystic ovary syndrome, yun. Common yan. Because usually kasi obese din sila, may diabetes din. So, nasisira ng insulin. Pag masyadong mataas ang insulin level sa blood, sinisira nila yung mga skin cell. Tama. So, nagkakaroon ng pangangapal ng mga balat, ng batok, tapos velvety. Parang malambot at nangingitim. Yan, epekto yan na mataas na insulin sa ating katawan. O, ayan mga kapuso, nasagot na po ng ating mga ekspertong totoo sa medisina, syempre. Ang inyong mga katanungan. Thank you, mga doc. Thank you, Ren. We'll be back after this break, kaya dyan lang po kayo, mga kapuso. Stay tuned.